Church. Nagpapastura ko yun. Ano yung kumisimbahan? Ano yung kung may mga disciple? Wala na akong panahon sa ano. Ganun kami magkasawa sa pamilya. Talaga, tinitiyak namin na sila'y maglingkod sa Diyos. Pinaaral namin sila, pero lagi namin sinasabi sa kanila, hindi dahil professional na kayo, tiyak na bukas. Ang titiyak ng magandang bukas niyo, ang Diyos. Amen. Kaya huwag niyo kakalimutang unahin ng Diyos. Kahit may trabaho kayo, ang Diyos ang una. Yung trabaho, yung negosyo, instrumento lang ng Diyos yan para mag-support sa inyo. Sa Diyos galing yan. Kaya para maging magandang bukas niyo, unahin nila ang Diyos. So yun yan. Una yung relasyon natin sa Diyos, tapos pangunin natin. Ulitin ko, kung kayo ay okay na may pamilya niyo, hindi nga ito para sa inyo. Pero lalo na yung mga pastor na maliliit pa mga anak, o baka malalaki na, hindi nyo nakasama na nilingkod sa Diyos, nawa makatulong kami sa inyo. Hindi naman sila kailangan pagalitan. Pag malaki na, hindi na uubre yung lalo. Lalo hindi uubre yung pananaki. So, sayuin mo sila. Anak, mahal mo ba ako? Kasi may sabihin na, siyempre, opo mama, opo papa, mahal ko po. Yung talagang mahal mo ako. Lungkot ka sa Diyos. Bigay mo buhay mo sa Diyos. Kahit ngayon mamatay na ako, masaya ako. Kasi nanglilingkod ka sa Diyos. Pero kahit yumaman ka pa, hindi ka nanglilingkod sa Diyos, anak, hindi ako masaya. Ganun. I-encourage natin siya. Baka masyado tayong busy sa ego natin. Pinipid na natin yung ego natin. Ako ang pinakamagaling pangaral. Ako ang pinakamaraming membro. Ako ang pinakamaraming na launch out na church. Pero nakalimutan mo yung sarili mong bakulan. Napabayaan mo yung pamilya mo. Nawa ko, hindi mangyari sa atin yun. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa ibang fellowship. Napagkwentuhan lang tayo para makwento mo sa ibang fellowship. Kasi hindi yan nangyayari sa atin. Amen ba? Okay. So, ganun siya ka-importante. At yung papel na ginagampanan, kasi may kasabihan eh. Sino daw ang ulo ng tahanan? Sino ang ulo? Oo, oh, lalaki. Pero sabi ng mga asawa ng pastor, ulo ka! Ako liig, ako magpapagalong sa'yo. Diba? May mga ganun pang pastora dito, ano? Sino ang fellowship lang yan? Alam nyo, ito hindi ko mabanggitin yung pangalan ng fellowship, ha? Malaking fellowship kasi. Nakausap ko yung ilan sa mga top leaders ng fellowship na to. Actually, basta nyo, alam nyo na ito eh. Kaya lang magiging chismis pag binanggit ko. Nanon na bubuhay pa si pastora, sabi ng mga raming pastor na umalis sa kanya. Hindi naman yung pastor namin nagpapatakbo yung asawa niya. Walang boses yan. Pag may sinapi yan at tumayo yung asawa niya, wala na, bago na lahat. Liig. Dito kung may pastora dito, liig, tagpasin ko talaga. Lumagay ka sa kalalagyan mo. Sa totoo lang, nung nagpakasal kami, na mag-asawa, ako, high school graduate lang. Graduate ng Bachelor of Science in Computer Science ako sa ako. Sa kabuhayan, ako hindi kumakain. Nung nag-aaral po yung asawa ko, dahil meron siyang kuya na official ng barko, hindi seaman na pangkaraniwan, official, malaki sweldo. May tatlo siyang ate na Australian citizen. Yung buhay niya, malaki masagana. Naghihirap lang to nung naasawa niya. Totoo yan. Nakahanas ng gutom to eh. Totoo yan. Paano? Mag-aasawa siya, walang pera. Pero bako.